Gagawa tayo ng no oven pineapple pie bakery style. Bago tayo magpatuloy, about sa cake in a frying pan na video, nakalimutan ko ilagay sa list ng ingredients natin, pero nasa procedure naman, maglagay ng 1 egg sa chocolate cake at maglagay ng 2 tablespoon cocoa powder sa frosting. Pasensya talaga, hindi ko napansin sa pag-edit ko. Salamat! Para sa dough ingredients natin, meron tayong all-purpose flour, powdered milk, white sugar, salt, baking powder, water, and shortening. Kung walang shortening, pwedeng gumamit ng lard or butter. Para sa pineapple filling, meron tayong instant pineapple powder juice. Yes, pwedeng gumamit ng tang, 8 o'clock, or nesfruta. Maglalagay din tayo ng crushed pineapple na nasa can. Ito'y optional. At meron tayong white sugar, cornstarch, banana essence, egg yellow food color, and water. Ang unang gagawin natin ay dough. In a bowl, combine all-purpose flour, powdered milk, sugar, baking powder, and salt. And then add the shortening and water. Tapos haluin na mabuti. Bago tayo magmasa, maglagay tayo ng konting shortening sa ating pan. Ang pan size ay 11.25 inches by 7.5 inches. Maglagay tayo ng konting harina sa countertop. Tapos, i-knead natin ang dough for 2 to 3 minutes or until smooth na ang dough. Ayan, hindi na sticky ang ating dough. Kung medyo sticky pa ang dough ninyo, maglagay lang ng konting harina. After nating ma-knead, hatiin natin ang dough. Tapos i-roll out natin ang dough until maging ka-size niya ang ating pan. Magdas ng konting harina at i-fold natin ang dough. And then, ilagay natin ang dough sa ating pan. Ayusin natin at i-cut natin ang sobrang dough. Tapos, i-prick natin ang dough using a fork. Kumuha lang tayo ng konting dough dun sa kalahati at i-roll out natin to. Ito ang magiging cover ng ating pie. Again, lagyan ng konting harina, i-fold natin at i-set aside. Para sa pineapple filling, i-dissolve natin ang cornstarch sa 2 cups na water. And then, i-set aside na muna natin. And then, i-combine natin ang natitirang tubig, sugar, pineapple powder, food color, banana essence, and crushed pineapples. Kung hindi ka makahanap ng crushed pineapple, pwedeng gumamit ng sliced pineapple at i-crush ito gaya ng ginawa ko. Pakuluan natin ang mixture. Kapag kumukulo na, hinaan ang apoy at ilagay natin ang kinunaw na cornstarch. Ipagpatuloy ang pagkahalo until maging thick ang ating mixture at luto na ang ating cornstarch. Malalaman mo kung luto na ang cornstarch kapag hindi na ito magaspang. At dapat ang mixture ay hindi runny. At kung medyo runny ang mixture, extend the cooking time. Maglagay tayo ng pineapple filling sa ibabaw ng ating dough. At takpan natin ang extra na rolled out na dough. Tapos i-tuck in lang natin ang excess na dough.
And then, i-pick natin ang dough. Actually, bago ka mag-pick ng dough, mag-egg wash tayo. Sa paggawa ng egg wash, combine egg, water, and egg yellow food color. Again, mag-egg wash ka muna bago ka magbutas ng dough. Sa akin kasi, nakalimutan kong mag-egg wash. Nagbutas na ako ng dough agad. So, ayan, i-apply na natin ng egg wash sa ating dough. So, ang nagawa ko sa recipe natin, isang pan at kalahati. And don't forget, i-preheat natin ang improvised oven for 15 to 20 minutes over high heat. So, pwedeng gumamit ng malaking kawa or malaking kaldero. And yes, ang recipe natin ay pwedeng i-bake. Kapag na-preheat na ang improvised oven, ilagay na ang pie sa loob. Takpan natin at lutuin natin for 45 to 60 minutes over medium-low heat. So, ayan, luto na ang ating pie. Kung gusto niyo na medyo brown ang crust, pwedeng i-extend ang cooking time. Palamigilan natin ang pie at kapag malamig na, pwede nang i-cut. So, i-cut na natin ang pie. At eto na ang ating no-oven pineapple pie, bakery style. At bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell. And please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, titikman natin. Yung amoy niya, yung lasa niya, and yung texture niya. Parang yung pineapple na nabibili mo talaga sa bakery. Yung lasa niya, medyo angat-angat ng konti. Kasi syempre, kapag ikaw naluluto, gusto mo panlasa. Like sa sugar, magdadagdag ka ng konting sugar. Tapos sa pineapple na flavor, nagdagdag din ako. So, sa inyo, depende na yung kung ano yung gusto nyong lasa. Pero sa akin, tamang-tama. Yung tamis, yung texture, tama talaga. And nga pala, sa pineapple, kung gusto niyo na mas maraming pineapple, yung crush, pwede damihan ninyo. And sa dough, kung hindi ka makahanap ng shortening or lard, pwede gumamit ng butter. Pwede nyo i-try yung tawag na to, yung ginamit kong dough sa egg pie. Pwede yun. Pwede nyo ganun. Ayan. Minsan lang ako nakakabili ng pineapple pie sa bakery. Kasi minsan din ako bumibili ng bread. Sarap. So, ayan. Sana nagustuhan nyo. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Ang total cost ay 109 pesos and 10 cents. Again, ang total cost ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron tayong another dose of inspiration. Eto ang chocolate cake ni Miss Sunshine. Eto naman ang kanya mga gram floats. At meron siyang chocolate mousse. Eto naman ang mga cakes ni Miss Louie.
At eto naman ang unicorn cake ni Miss Lily. Siya ang gumawa ng cake para sa birthday ng kanyang anak. Salamat sa lahat na nagpapadala ng mga photos. Gustong-gusto ko talaga yung creativity ninyo. Yung simpleng recipe na tinuturo ko, nililevel up ninyo. At yan ang gusto ko. I-apply ninyo yung sarili nyong imagination, yung creativity ninyo sa recipe. Kaya sobrang salamat sa suporta ninyo. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell. And please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!